Good evening, happy Wednesday. Welcome to LA First Church of the Nazarene. Welcome. Remember, we are in Instagram, Facebook, and YouTube. Join our church every Sunday, 9 a.m. Maluwag po simbahan namin. Punta po kayo. Napakalaki, napakaluwag. Hindi po kayo magtatabi-tabi doon. Kaya bukas na po at inaanihan po namin kayo na pumunta. Ito po ang aming fellowship schedule, Wednesday, Friday, Saturday, and Sundays. Andito pa rin po tayo tuwing Miyerkules sa ating My Journey of a Lifetime, 52 Weeks Journey. At ito po ang ating series na Walk Through the Bible. Tapos na po tayo sa Old Testaments. Tapos na po tayo sa History, Life of Jesus o yung tinatawag na Four Gospels. Yung History of the Church, yung Acts. Tapos na tayo last week. Pumasok tayo sa letters ni Paul sa mga simbahan. Tapos na tayo sa letters to the Romans. No? At ngayon naman, andito na tayo sa 2 Corinthians. Yan. I'm sorry, sa 1 Corinthians. Advance ako. Next week pa pala yung 2 Corinthians. Alright. So, sino ba ang nagsulat ng 1 Corinthians? Siyempre si Paul, ang pinakamaraming sinulat sa New Testament. Alright, simulan na natin. 1 Corinthians. Sinners made saints. So, ano ba nangyari dito sa Corinthians? Alam nyo, ang Corinth, I don't know, siguro ang familiar kayong Corinthians, yung nakikita nyong isang village or isang parang exclusive na area or residence dyan sa may EDSA, no, yung Corinthians Gardens. No. Alamin natin bakit siya tinawag na Corinthians Gardens kasi pangmayaman, parang ganun. Kasi nga itong Corinth ay one of the most important city noon, no, doon sa Greece. No. Baga, kasi dahil siguro sa kanyang location, napakaganda, at saka yung kanyang lokasyon ay essential doon sa kumbaga sa north and south traveling route, no. At saka noted ang Corinth, ang city of Corinth sa commerce, sa culture, at saka sa idolatry na rin. Ayun, yun lang. Alam niyo, binisita ni Paul ang Corinth sa kanyang second missionary journey. No, kumbaga after niyang magkaroon ng medyo konting failure doon sa Athens, sa Greece. So dito nakilala niya ang dalawa niyang bagong kaibigan. No, ang pangalan ay sina Aquila at saka si Priscilla na taga Rome, 'di ba? So nabanggit natin sa last week doon sa Book of Romans na ito yung mga Hudyo na nasa Rome na kasama pa nga doon sa Pentecost. No, at ang ibig sabihin ng Pentecost yung 50 days, no, after na pente means 50 after ng ascend ni Jesus sa heaven. Ngayon ito, maaring itong mga Hudyo na to ang nagdala rin, no, ng Kristiyanismo doon sa Rome. Pero dito nakasama niya ang mga kaibigan niyang si Aquila at saka si Priscilla. So, alam niyo ba na habang nasa Corinth, no, umalis si Paul sa Corinth, no, yung church na to extremely gifted in spiritual things, yeah, no, however itong mga Corinthians were greatly tempted by the wickedness in their city. Yun lang. Kumbaga, great city kasi nung umalis si Paul, talagang extremely gifted sila sa spiritual things. Pero attempt din sila sa wickedness ng kanilang syudad. So, nag-travel si Paul
papuntang Ephesus. Okay? So, galing siya dito, pumunta siya ng Ephesus. Ayan. So, anong nangyari? No, according to sa Acts 19, eh, nagstay siya sa Ephesus ng 3 taon. Okay? And during which time na nagstay siya dyan, eh, sinulat niya yung letters niya para sa Corinth. Okay? So, specifically, yung letters na, kumbaga, explicit, no? Yung letter niya about fornication. So, bago natin puntahan yung tungkol sa letter niya sa fornication, eh, alamin muna natin, balikan lang natin yung mapa. So, galing sa Corinth si Paul, pumunta ng Ephesus. So, ito, Greece to eh. Okay? Ito, Turkey. Pumunta siya dito. Pagdating niya sa Ephesus, sinulat niya na yung letter para sa Corinth. Okay? Mas malinaw. Alam ba ang Ephesus? Ay, although pag-uusapan natin yan sa mga darating na Miyerkules, ang Ephesus was an ancient port city whose well-preserved ruins are ngayon nasa modern-day Turkey. The city was once considered the most important Greek city and the most important trading center doon sa Mediterranean region. Okay, yun na nga, eh, sinulat ni Paul itong explicit letter about fornication, no? na dito sa mga taga-Corinth. Kasi ang nangyari, madaming napansin si Paul about sa problem ng church ng Corinth about fornication. So, this time, ang nangyari naman, after sumulat ni Paul doon sa Corinth, pero yung sulat niya about fornication, hindi na-publish doon. Itong mga taga-Corinth, no, sumulat din kay Paul. No? So, asking Paul several questions about mga doctrines and practice sa church. Kaya sa 1 Corinthians, Paul answers these questions and also ni-rebuke din sila ni Paul sa kanilang mga kasalanan. No, kumbaga, no other letter na yata sa New Testament na nag-deal specifically, no, sa isang local church problems. Yes. Kaya kung ikaw ay pastor or church worker or manggagawa sa ministry, lalong-lalo na involved ka sa isang local church, nako, basahin mo itong letters to Corinthians. No, kasi makapag-identify ka. Ito yung mga common problems sa isang local church. So, alamin natin kung ano yung mga, kung i-outline natin, ano. Eh, pwede nating hatiin sa 3 itong 1 Corinthians na to. So, una, moral corrections ng church. Kinorek niya morally. Tapos, diniscuss niya yung spiritual gifts. At yung pangatlo, diniscuss niya yung doctrine, no, sa simbahan. Simulan natin, no, sa moral correction ng simbahan. So dito, itong fine Corinthian church na to, which was one of the treasures siguro sa kumbaga sa kay Paul, no, sa pagpapagod ni Paul, eh kumbaga this church, no, itong 1 Corinthians, itong mga taga Corinth at tinatawag na Corinthians ay considered as a decaying, no? Because the worldliness of the city has gotten to its midst. Kumbaga, ang city ng Corinth ay nabubulok dahil yung kamunduhan ay pumasok na sa kanila. Kumbaga, it was all right for the church to be in Corinth, but it was spiritually fatal when Corinth go into the church. Nagets nyo? So okay lang kung yung church pumasok sa Corinth, pero yung kamunduhan ng Corinth or sabihin mo kamunduhan ng LA or kamunduhan ng Manila ay pumasok na sa simbahan. Great churches are always destroyed from the inside, not the outside. Nag-gets natin? Kumbaga, kung kaaway ka, uunahin mong tirahin yung loob kesa yung labas. No, at itong church na to sa Corinth is an excellent example of this truth. Alam nyo, practices common to this wicked city ay kumbaga nag-crept in na doon sa simbahan. Andiyan na yung mga divisions among members. Yung mga Kristiyano were going to court with fellow Christians between hidden judges. No, kaya nga meron mga kapatid tayo na
Kristiyano, kagaya limbawa ng Iglesia ni Cristo o ibang mga churches na born again, ay hindi naniniwala na kung meron kayong pagtatalo o problema, dapat ayusin nyo. Hindi yung pupunta kayo sa isang korte na ang magja-judge sa inyo ay hindi naman believer. So, kagaya nung nangyari dati sa Pilipinas na ang hinahire lang dati ng SM, balita-balita lang naman yon, I don't know kung totoo, ay mga Iglesia ni Cristo kasi hindi daw sila nagpo-form ng union at hindi sila nagdidemanda sa labor law or sa labor court. So, I don't know if that is true. Pero siguro, maaaring pinanggagalingan kung sakali man totoo yun, maaaring ang pinanggagalingan nila ay patungkol nga dito sa tinatawag na hindi dinadala dapat. No? Kumbaga, wag gayahin yung Corinth, hindi dinadala sa mga hidden judges or mga judges na unbelievers. Yung sigalot niyong dalawa na magkapatid na Kristiyano. Dito yung behavior, no, doon sa communion table ay disgraceful dito sa Corinth. At ang Corinth ay kilala rin sa mga kababaihan sa simbahan na hindi nag-observe ng standards of modesty. Oo, kumbaga yung mga taga-church ng Corinth, yung mga kababaihan ay ano ba, paano ba? Kumbaga hindi naman masamang mag-TikTok, no? Hindi naman masamang sumayaw. Pero yung mag-TikTok ka na mag-TikTok sa Facebook habang sobrang ikli na mga damit mo, halos nakikita na yung kaluluwa, eh, I don't think that is modesty, no? So, kumbaga, ganun yung mga kababaihan, walang modesty. Maaring hindi lang sa pananamit, kundi maaring sa pag-uugali, sa pananaw sa buhay, pakitungo sa mga lalaki at kung ano-ano pa. Ang church membership dito, we're arguing over marriage issues, no, or mga spiritual gifts, yan mga problema nila. Ay, nako, makikita mo rin naman yan ngayon sa local church, no, na mga simpleng problema or normal na problema sa local church. Actually, Paul begins by discussing the divisions and mga cliques, no, yung mga grouping-grouping sa simbahan. Meron kasi mga cool kids, meron kasi mga unwanted kids, mga ganon. So, kumbaga, nothing hurts the witness and effectiveness of a church. Kagaya ng pag meron tayong mga little political parties. Ayan na. Ganun din, no? Doon sa City of Corinth, andyan yung apat na grupo na claim to be followers of different leaders, no? Andyan yung, ako, basta ako kay Pablo ako. I don't know with you, basta pag si Pastor Paul ang nandyan, ako para kay Pastor Paul. Ako para kay Pastor Apollos. Kibuloy, hindi, joke lang. Ako para kay Pastor Apollos, no? Ako hindi, para kay Pastor Peter. Pastor Sipas ako. Ay, hindi, ako kay Jesus lang. Kumbaga, ano yun, na-divide na na-divide. No, may biruan nga na ito, litaw na litaw din to sa mga simbahang Pinoy. May biro nga na you put daw 10 pastors in one room. No? You put 10 Filipino pastors in one room. They will create 11 churches. Alam niyo, Paul refused to allow anyone to follow him in such a divisive sense. No, kumbaga, sabi nga ni Paul, he wasn't crucified for them. Kaya ayaw niyang wala naman siyang binaptize in the name of Paul, parang ganon. No? Kumbaga, their actions made him glad he had done little of the actual baptizing himself. So, naging masaya si Paul kasi konti lang yung binaptize niya kasi, alam mo yun, kumbaga, ayaw niya kasing ma-focus yung glory sa kanya. At ito rin ang kadalasan na problema ng mga pastor ngayon. Kakaroon ng divisiveness, inggitan, ng rivalry, ng mag-aagawan ng members or whatever. Kasi nga, nagkakaroon ng nakafocus na patungkol sa pastor, hindi na patungkol doon sa kay Kristo. Kumbaga, dapat ipromote natin Jesus Focus Ministry. Kagaya ng ginagawa ni Pablo. Alam nyo, in chapter 1 verses 18 chapter 1 verse 18 hanggang first chapter 2 verse 16 pinoint out dito ni Paul yung
tinatawag na ano, na kumbaga wisdom of God, no? Kumbaga he contrast yung wisdom ng mundo at saka na yung mga pinaniniwalaan ng mga Corinthians, no? Kumbaga sa genuine, kumpara sa genuine wisdom of God. Alam niyo, God in His wisdom chose something that seemed foolish to men as a means of redemption for all mankind. Right? Alam niyo, ang puso ni Paul ay punong-puno ng lungkot habang sinusulat niya itong chapter 5. Eh kasi naman, no, daig pa itong mga napapanood niyo kay Tulfo. Sabi ko sa inyo, huwag na kayong manood ng kay Tulfo. Magbasa na lang kayong Bible. Meron din ganun eh. Kasi tinanong siguro ni Pablo yung sarili niya, no, how things could get so bad so fast? Kasi even the heathen wouldn't act that way. Diba? Kasi alam niyo, one of the men in the church, no, ay namumuhay sa adultery, no, with his stepmother. Oo, parang mga kaso kay Tulfo, parang ganun. But the worst thing was not that it had happened. Hindi yun yung worst thing eh. But ang worst thing is that the church seemed to be, kumbaga, the church seemed to think little of it and made no attempt to correct the situation. No, tingnan natin yung sinulat ni Paul. Sabi niya sa verse 1, it is actually reported that there is sexual immorality among you. Nakarating sa akin na may sexual immorality dyan. And such sexual immorality as is not even named among the Gentiles, that a man has his father's wife. Yun yung individual sin. Sabi niya, yung isang lalaki dyan na ipagrelasyon sa asawa ng tatay niya. Ang sabi niya, and you are puffed up and have not rather mourned that he who has done this deed might be taken away from among you. Kumbaga, eto yung kasalanan ng lalaki. Diba? Kinasama niya yung asawa ng tatay niya. Ang kasalanan ng simbahan, no, nagbingi-bingihan lang sila. Ang ginawa dapat ng simbahan, dapat inilayo yung lalaki. So, kumbaga, ika nga eh, you are responsible to what you know. Diba? So, napakahirap. No? Kumbaga, minsan, may pagkakataon, ayaw mo saktan yung tao, pero ay, minsan rebuke is rebuke. No? Kaya kung ikaw ay nagpapastor o isang leader sa simbahan at gusto mong panatiliin ang kalinisan ng iyong pangalan, tandaan mo kapatid, hindi ka tinawag sa isang popularity contest. Tinawag kang mag-ministry, tinawag kang magbahal, tinawag kang mag-rebuke. Kung kinakailangan magalit sa iyo, eh, kailangan mong tanggapin yan. Okay? Kay Kristo nga, madami nagalit eh. Sa iyo pa kaya. Di ba? So, ano naman ang ibig sabihin ni Paul doon sa verses 9 to 10, dyan sa chapter 5? Basahin natin. No, your glorying is not good, sabi ni Paul sa mga taga-Corinth. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? No, ito yung patungkol sa influence ng kasalanan, no, sa atin. Sabi niya, therefore purge out the old leaven that you may be a new lump, since you are truly unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Therefore let us keep the feast not with old leaven, nor with the leaven of the malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Kaya ito, binasa niya ito doon sa kultura or way of life ng mga Hudyo na hindi kumakain ng leavened bread o yung mga umaalsa na tinapay. So ganun din ang sinabi niya, hinalilin tulad niya ito. No, kumbaga, not pure in Christ's service. No? Kumbaga, dapat sabi ni Paul, makita niyo to, dapat masalamin niyo to. Mm-hmm. Dali lang. Okay, let's resume. Nasa na tayo? Corinthians 5:9-9. 5:9-10. Okay, nawala ako kasi tumunog si Alex. Ayun. So, ano naman yung sinabi ni Paul doon sa
verses 9 to 10. No? Sabi dito, I wrote unto you in an epistle to a company with fornicators. Not to company with fornicators, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous or extortioners, or with idolaters. For then must ye needs go out of the world. You're not out this world. Okay, sumama sa mga fornicators. Okay, sumama sa mga mandarambong. Diba? Mga extortioners. Mga idolaters. No? Ayun, panawagan ni Pablo. Ano naman ibig sabihin ni Pablo? No? Sinabi niya dun sa 1 Corinthians 6:12. Everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Ang ibig sabihin, kumbaga, yeah, pwede mong gawin lahat ng gusto mo, no? Pero hindi lahat makakatulong sa'yo. Doon naman tayo sa chapter 7. Ito, magandang pag-usapan to. Sa chapter 7, sabi dito, Paul, kumbaga, dito diniscuss ni Paul, yung subject of marriage sa mga Kristiyano. No, because there were some in the church who tried to discourage marriage. And while others said, no, when become a Christian, no, kapag ka naging Kristiyano ka, he should divorce his pagan wife. Bakit? No? Pero si Paul, wise to eh. Kumbaga, he knew it would be hard to maintain normal family life in the place like Corinth. Kaya naman tong si Paul ay sabi niya, mga kapatid, subukan natin. Diba? Kumbaga, ano ba sinabi ni Paul no, dun sa isang tao na kinasal sa isang pagan? At anong dapat mong gawin? Sinabi niya sa 1 Corinthians 7:16, how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? Nakakatuwa lang tong cartoon na to na sabi niya, Pastor, I'd like you to meet my husband, Carl, who decided to come to church this Sunday. Binatak na yung pastor sa bahay nila. Dito, alam niyo, Paul concludes his teaching about whether Christians who are married to non-Christians should get divorced. No? Dito, sinabi niya, he has firmly said, no. Alam niyo, believers should not fight over it. If the unbelieving spouse wants to go, they should not. However, be the one to end the marriage simply because the person is not yet saved. Now, Paul adds a hopeful note. No, perhaps by remaining in marriage to an unbeliever, a wife or husband will lead that spouse to faith in Christ. Malay mo nga naman, di ba? Kung ipapakita mo si Kristo sa buhay mo, ay madala mo ang iyong asawa na hindi naniniwala sa Diyos. Some scholars link this idea to the last line of the previous verse, God has called you to peace. Alam niyo, madaming mapanghusga na tao, no? Kumbaga, at maraming separatists na, hindi, kami, mga Kristiyano kami, dito kami, kayo mga hindi Kristiyano, dyan kayo. Kumbaga, paano kung ako nagsama na, nagpakasal na, nagkaanak na ang isang believer at hindi? Alam niyo, sabi dito, perhaps an unbelieving husband or wife will see God at work in the heart, mind, and actions of their Christian spouse and be drawn to Christ as well. Or perhaps God has also called the spouse to do the same peace and they simply have not yet believed. So, huwag tayo mag-give up. Mahalin natin ang ating mga asawa. Iba naman kasing usapan na hindi po, halimbawa, hindi mo naman asawa pa, nangiligaw pa lang sa'yo, gusto mong ligawan, alam mo naman na hindi kayo magkakasundo. Ibang usapan yun, syempre, wag mo na ituloy. Pero kung sakali nga na kayo ay mag-asawa na, pwede naman na, kumbaga, ipakita mo kung sino si Kristo sa buhay mo. At baka sakali, may free will yung tao, no? Sumunod siya, mahalin niya ang Panginoon. Alam nyo, Paul does not promise that the unbelieving spouse will absolutely be saved. But he wants Christian spouses to remain available to be used by God to help bring out or bring about the salvation of their husbands or wives by means of faith in Christ. Yun. Maliwanag. Di ba?
Okay, tuloy naman tayo dito sa tinatawag na sa chapter 11. Diniscuss naman ni Paul dito, no, yung Lord's Supper. Kumbaga, it was the custom sa mga church sa Corinth na magkumain ng hapunan or meal in connection sa Lord's Supper. No, ang tawag nila dito, Agape Feast. Agape means God's love. No? Kumbaga, each person brought his own food, kumbaga potluck style Pinoy. So often there were excess among the rich, while the poor had little or nothing, the rich would even become drunk with wine. Ayun lang. Kumbaga dito, maganda yung hangarin. No? Parang sa simbahan, every fourth Sunday, meron kaming birthday celebration potluck. No? So everybody brings something from their kitchen or pantry. Then we share it sa Sunday lunch. And then we have a great time talking about the Lord, chit-chat, man. So fellowship. So ganun din yung ginagawa nila. No? Yun lang medyo na kakalasingan lahat at mga to. Alam nyo, because they had observed the supper unworthily. Ayan ha. Ang baga, nakakalungkot lang. O nga pala, bago tayo punta doon. Itong 1 Corinthians 11:23-30, kung mabasahin nyo, ito rin yung ginagamit kapag tayo ay nagkakaroon ng communion. Di ba? So, mapansin nyo, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. So, ganun. No? Yun lang nga. Sabi dito nga kasi, nabanggit ko, di ba, na each person dadala ng kanya-kanyang pagkain. Kumbaga, usually, excess among the rich, dinadala nila para kumain yung mga poor, okay yun. Ang problema lang, itong mga mayayaman, sobra-sobrang kalasingan. Kumbaga, hindi na nila, alam nyo kasi, pag Lord's Supper, kaya ini-encourage niya ng pastor na humingi ng tawad, mag-repent, di ba? Sabi nga dito, so whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord, in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Ayan. Sa mga taga-Korinto, nangyari sa kanila, some of them got sick, no? At iba namatay. So kaya pag tuwing communion service natin, no? Umingi tayo ng tawad sa Panginoon, umingi tayo na linisin niya yung puso natin at tanggapin natin in remembrance of Him yung ating communion. Alright? So kaya nga we take it very seriously, no, ating communion every Sunday. Every first Sunday natin kinagawa yan. Okay. Punta naman tayo sa part 2 ng ating outline. Tapos na tayo dun sa moral corrections na ginawa ni Pablo sa simbahan ng Corinto. Punta naman tayo sa diniscuss yung mga spiritual gifts ng simbahan sa chapters 12 to 14. Okay, alam niyo, from the beginning, ito na ang problema. Divisions have occurred in the church over the meaning and use of gifts. Ayan, pinag-ayawayan na, nagkaroon na ng division. Kung paano ang ibig sabihin, ano ang meaning, at paano gagamitin ang mga spiritual gifts. As it often the case dito sa Corinth na to, nag-dispute sila, kumbaga yung mga dispute nila ay lumago o nag-brew or nag-grew, no? Out of jealousy and pride na. Yan na. So, sounds like local church talaga sa panahon ngayon. In fact, there was rivalry, no, over the importance of various gifts, especially doon sa speaking in tongues. Dati nga merong nagtanong, sabi, ikaw ba nag-speak in tongues? No? Kasi I remember, ang una-una kong experience sa pagsimba ay sa isang simbahan dyan sa Quezon City. So, pagpasok ko, biglang nag-speak in tongues yung buong simbahan. First time ko, na-shock talaga ako. Talagang tinakpan ko na lang yung tenga ko kasi para akong mabibingi. Hindi ko maintindihan yung sinasabi nila. Pero eventually, naintindihan ko naman yung ibig sabihin ng gifts, no? Pero ang problema, may nagtanong sa akin minsan, paglipat ko naman sa bago kong simbahan, dyan naman sa San Juan City, may nagtanong sa akin, bago lang ako sa church noon, ang sabi niya, "Kau Brad, nag-speak in tongues ka ba?" So sabi ko, hindi eh. Sabi kong ganun. Which is, yun naman talagang totoo, hindi. Dahil bago nga ako simbahan, wala akong kaalam-alam.
Pas parang pinaramdam niya sa akin na you're a lesser Christian. Kumbaga wala kang superpower. Kami nag-speak in tongues kami. And I was really offended kasi parang kumbaga dahil sa speaking in tongues magkakahati-hati tayo. In fact, no, madaming mga denominations na nagkakahati-hati dahil dito. Ay nako. Paul reminds the Corinthians, all gifts are from God. Alam nyo kaya, there's no reason for anyone to be conceited tungkol sa ating mga gifts. Alright? Maliwanag yan. No? In fact, no, pinakita ni Pablo dito, God gave the gifts to His church for specific reasons. Di ba? Ayan, no? Some apostles and some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Yung mga reasons, no, binigay ni Kristo, gawain ng Diyos yan. For the, ito yung purpose, equipping of the saints for the work of service to the building of up of the body of Christ. Until the, ito yung duration, we'll all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. Sa madalit salita, no, kumbaga, therefore, we see itong Biblia teaches spiritual gifts are given for building up believers. Okay, ah. Wala. Eh, kung building up believers, di na ako na-build up kagad kasi pinaramdam sa akin na wala akong superpower kagaya na sa kanya, di ba? Strengthening the ministry. So, what's the use of speaking in tongues kung hindi naman strengthen a ministry? Well, I'm not against it. I believe that it is really a gift. No, but alam mo yun, bakit tayo mag-focus, no, kaysa sa love of Jesus, no, kung hindi naman na-strengthen ang ministry at edifying the church. Yun yung pangatlong purpose. Kumbaga, when considering the validity of any gift, dapat tanongin natin sarili natin, does it do these three things? Nasiserve ba yung purpose? The gifts are not given to build up individuals, eh, but to build up the total body of Christ. Right? Alam niyo, in chapter 13 naman, no, Paul explained, any spiritual gift or deed is worthless without one key ingredient. Ingredient, sorry. Ano itong key ingredient? Okay, sorry. At na-kick out ulit ako dahil sa mahinang wifi. Anyway, ituloy na natin. So ano daw yung ingredients na to, no? Ano yung ingredient na to na sinasabi ni Paul. Ito ay ang pag-ibig, no? Kung walang pag-ibig, nako. Baliwala lahat. Sabi nga dito, no, if I speak in tongues of men and of angels but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Eh, nakakapag kumbarabara, sindalarara, bakarara, kaya mo mag-speak in tongues. Pero kung di ka naman marunong magmahal, eh para ka daw resounding gong at clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all the mysteries and knowledge, and all the knowledge, and if I have a faith that can move mountains but have not love, sabi ni Pablo, I am nothing. Baliwala. Right? Anyway, punta tayo sa third outline natin, yung doctrine in the church na pinaliwanag naman ni Pablo. Dito, ang last major problem ng mga Corinthians ay yung doctrinal na bakit. May problema sila sa paniniwala sa resurrection of the dead believers. No, some said there would be no bodily resurrection. Pero sabi ni, kumbaga Paul retorts that if there is no resurrection of the body, then Christ would not have been raised either, riba? Kumbaga, we can have one without the other. No? And if Christ wasn't raised, then there is no hope for all of us. Kasi tingnan nyo, 1 Corinthians 16-19. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised,
your faith is futile or futile. You are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life, we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. Kumbaga, ang tanong nga eh, anong mangyayari? Kumbaga, Paul is teaching na doctrinal doon sa mga taga-Korinto. Sabi niya, ano bang mangyayari kapag, kumbaga, what will happen to the Christians sa earth, no? Binanggit doon, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Mababago. Okay? May pagbabago. Ano naman mangyayari doon sa mga believers na namatay na? Sabi doon, behold, 51-53, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, ito na yun eh, at the last trump, no, huling trompeta, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. And we shall be changed, for this corruptible must not put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Yan, starting na panahon, kung nandito ka pa sa maling pagbabalik ng ating Panginoon, ikaw ay mababago kung buhay ka pa. At kung ikaw ay patay na at ikaw ay believer, you will be raised from the dead at magkakaroon ka ng incorruptible body. Yan. Something doctrinal na tinuro ni Pablo. Sa chapter 16 naman, no, kumbaga it contains some closing instructions na at mga greetings to the Corinthian church. Kumbaga with the major and moral and doctrinal issues, no, na clear na ni Paul. Ito naman si Paul, now he now turns to some final comments. In these final verses, in-express ni Paul yung kanyang deep love for the believers of the at the Corinth. Although they were carnal and selfish, yun nga, kilala kasi ang city of Corinth as carnal and selfish. Mahal na mahal sila ni Pablo. At in-encourage sila ni Paul, no, to show their love for one another. Kumbaga, sabi nga, my love in Christ Jesus be with you all. Itong sulat na to clearly teaches us that the only way to kill the church conflicts and problems sa simbahan ay sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya sabi ni Pablo, greet one another with a holy kiss. Oh, hindi nga lang pwede ito ngayon dahil COVID-19. Pero sabi nga ni Pablo, kung gusto niyo mapataya ang church conflicts at lahat ng problema sa simbahan, gamitin niyo ang pag-ibig ni Kristo. You need to love like Jesus. Ayan po. Next attraction, no? Pag-usapan po natin ang 2 Corinthians, si Pablo pa rin ang sumulat. At andito na tayo, 2 Corinthians next week. Ayan, pag natapos po natin itong lahat, babalik na po tayo sa simbahan at magkakaroon na po tayo ng midweek teaching in person. Manalangin po tayo. Salamat Panginoon sa pagtuturo niyo sa amin, Panginoon. Sa patungkol sa sulat ni Pablo sa city of Corinth, sa mga Corinthians, Panginoon. Tinuruan niyo sila at ganun din kami, Panginoon, ng moral corrections na dapat naming i-correct morally sa buhay namin. Salamat na tinuro mo sa amin ang purpose ng spiritual gifts, Panginoon. Salamat, Panginoon, at inaayos mo ang mga doktrina namin na kami babalik. Kami mabubuhay muli kasama ka in an incorruptible body. Salamat, Panginoon, sa Last Supper. Salamat, Panginoon, as we remember it, Lord God, we need to ask for forgiveness and repent. Lord, we thank you. We love you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo ang lahat na nakikinig at nanonood sa amin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen and amen and amen. Maraming maraming salamat po.
God bless you and happy Wednesday. Bye.